Good morning mga Kalingap, dito po tayo ngayon sa landing pad ng Gumaca at meron tayong isang nakita dito na nagtitinda ng walis na may diferensya yung lipan niya. So yun mga Kalingap, tanungin natin si Ate kung anong nangyari sa kamay niya. Ate, magandang araw Ate. Ano po yung pangalan natin? Maylin po. Maylin. Maylin. Ate Maylin, magkano po yung walis ninyo na tinitinda? 25 ko lang po. 25 ko yung isa. Ano po yung nangyari dyan sa ano nyo, sa kamay nyo? Nabangga po nung single. Pinakasan lang po ako. Focus po ako na ako nabangga nila. May kaukasyon lalaki. Yung kumbaga asawa niya rin. Lumipad yung asawa niya sa kanyang mato. Yung asawa niya, ito na ang kanila, bakit kong ganito. Yung akin, doble. Tinatay pa yung baby ko, binalihan pa ako. Hindi kayo binigyan ng ano, no? Kahit konting tulong? Ano po yung trabaho ng asawa niyo? Wala na po ako asawa ngayon. Ah, wala ka na. Solo ka na lang sa buhay. Solo na po. Ilan yung anak niyo? Dalawa na lang. Oh, may plano ka pang mag-asawa? Ilan taon po kayo? 36. Batang-bata pa. Makakita ka pa ng ano niyan. Ayoko na po mag-asawa. Mahirap na. O, nag-aaral pa yung mga anak niyo? Nag-aaral po yun. Kaya nga, hindi ko lang ako pinapanood at mga pampakiramdam ka rin ang mga gamit. Hindi nga nagnap. Eh, ayaw naman niyang mayroon ng galap. Parang akala rin ta ilalas ko rin. Ngayon mga Kalingap, ito yung paninda ni Ate Maylin. 25 yung isang pirasong walis. Yung nangyari pala sa kamay ng kamarina, accident din daw at hindi siya pinayaran para gawan po po si Ate Maylin. Kawawa din naman si Ate Maylin. Dalawa yung anak mo? Puro babae? Tatlo po sana, namatay po yung isa mo. Dinagana nung asawa ko yung same bago mamatay. So Ate Maylin, ito na lang yung hanap buhay mo? Opo. At saka yung pagtitinda ko kanina ng gulay. Ah, nagtitinda ka ng gulay dito? Ay, hindi kita nakita. Oo, ngayon nung... pinakyaw po nila bossing yung aking... Paninda? Yung gulay. Anong... Ano po yun? Labong. Ah, yung labong. Oh, nakita ko sa loob sa loob. Si Ambassador Jose, may bitbit siyang ano, labong. Yung nga po. Ikaw pala yung nagtitinda ng labong. Opo. Gawa po ng ako po yung una nagtitinda na minsan upo, talong. Ako po nagtitinda. Oh. Eh, pinapakyaw po na yung busik. Oh. Yung pag ito, yung tinitinda mo, kasama mo rin yung mga anak mo? Bihira ko lang po yung may sama pag may pasok. Hindi ko siya may sama. Wala silang pasok ngayon. Hindi ko po ito pinapasok ko nga po kanina umaga. Kasi nga po, gawa naman sa mapapakiramdam. Eh, ang gusto niya sa akin, sumama sa akin, para siya may katuwang ako. Kasi po, minsan dalawa-dalawang bit-bit mo. Tsaka yung kung paano ako maglalako, hindi ko na kaya. Gawa po nito sa pabila. Saan po yung bahay niyo? Alam ko na yung kuya na... Malapit lang din dito. Kasi kaninang madaling araw kami dumating dito, kaninang alas dos. Saan po kayo? Doon po kami nakabase sa Dait. Ang layo. Oo, sa Dait. Kasama namin sila Kuya Bal. Doon sila Kuya Bal. Sila si Ate. Yes, yeah, si Ate Lod eh. Ito si Brother Paz. Si Brother Paz. Yan lang po yung ano, yung hanap buhay niyo. Buti napagkasya niyo naman yung ano niyo. Minsan po dinadala po ko nila kuya ng
ng bida, grocery. Kasi po, yung pumunta po sila, wala akong ilaw. Yung ako na nagpabalik-balik ako maglalako ng gulay, sinama na ako doon, pabalik. Hanggang nagka-ano na ako, nagka-ilaw na. Kasi nakiusap sila sa akin, alas 4 po sila doon. Eh, alas 4, wala pa ako doon sa bahay. Gawin na ako yung nakikipag... Minsan may pinagtatabo ako, minsan may pinaguhugas ako ng pinggan. Kasi hindi ko nga kaya na, alam ba, matanda na. Tignan mo lang ng ganun. Hindi ako, hindi ko kaya tigisin. Kaya siyempre, tutulungan ko na lang kahit paano. Ayun, hindi na matanda rin. Kung kasama ko kanina, walang ibang buhay yun. Walang ibang trabaho. Wala siyang ibang matira. Kung hindi siya ay nakikisiloklaan. Ayun nga po, matanda na kayo na nakasama ko. Wala po siyang bahay. Saan nakatira yun? Doon po sa Proxing ko. Proxing ko? Basketbulan. Pagkalampas ng basketbulan, malapit siya na sa Mary Lynn. Doon po sila nakatira. Hindi po sila napuntahan ni Kuya? Hindi pa. Hindi pa? Malayo ba dito yun? Malayo pa po. Sa Proxing ko po siya. Baka aalis na rin kami mamaya, parang may feeding program yata dito. Hindi ako sure kasi si Kuya Bal lang yung nakakalam. Kung malapit lang sana, maganda sana puntahan. Wala nga po, yun nga po sana ay nagpapaano nga sa akin, nagpapatulong nga sa akin. Sabi ko ako ngayon lang ay tinutulungan din. Mm-hmm. Ako yung yung bahay na yun na tinitirahan ko, father ko yun namatay, na pinamana sa akin. Ngayon, solo na kami mag-iina. Yung mother ko, nasa ospital, wala akong ibang helper kung ganito lang ay. Yung kamay mo na yun, hindi masakit pag nagbubuhat ng ano? Ito po yung minsan, wala na pong, wala na po akong ibang halap buhay. Nakakapagbuhat siya, kaso hindi siya makapagbigyan ng maayos ng mga gamit na pag ako maglalaba, hindi ako makapagpiga. Pag ako nagpipiga, kasama na rin ito. Pero may lakas pa siya? May lakas pa, pero wala na siya. Ang liquid na lang nakakapag... Ano sa akin? Yung liquid? Liquid na ano lang. Na, ano na yung buto niya? Putol po siya. Putol na yung oo, yan o. Kawawa naman si Timayla. Buti at Imaylin na naka-survive pa kayo sa ano nyo. Pang-araw-araw nyo na ano, expenses. Brother Paz, pakihawak na yung ano. Pakihawak na yung cellphone. At Imaylin, madali ha. At Imaylin, meron lang kong ibibigay sa'yo na kunting pera. Kunting tulong dahil kasi... hindi pa naman talaga ako kumita sa YouTube kasi yung YouTube channel ko yung malaki na demote kaya gumawa ako ng panibagong YouTube channel kaya pagdamutan niyo na po tong nakayanan ko, pasensya na po kaya yung walis mo ipinta mo na lang sa iba. So Ate Maylin, pasensya ka na, tumatulit lang yun. Ilang pa, palain ako pag nakapasyal kami ulit dito, hahanapin yung kita para mabutang yung kita ng ano, tulong. Sige po. Thank you po. Maraming salamat po. Walang ano man yan, Ate Maylin. Pag gusto, pag meron tayong kunting biyaya, magsishare po tayo. Apo. Yan. Maraming salamat, Ate Maylin. Ingat po. God bless. So yun mga kalingap, naabutan natin ng konting tulong si Ate Maylin. Yung lifhan niya pala, wala na yun, bali na pala yung buto niya. Kawawa naman si Ate Maylin. Wala na siyang katuwang sa buhay, solo na lang siya. Tapos meron siyang dalawang anak. Naabutan natin siya ng konting tulong. Ayun mga kalingap, huwag natin kalimutan suportahan sina Kuya Bal Santos Matubang,
Kalinga Prab at Idnas Vlog, suportahan po natin yung YouTube channel nila. Tawag po natin i-skip yung ads nila. Para marami pa silang matutulungan, mga Kalinga. Mag-ingat kayo palagi kung saan kayo naroon. Paki-subscribe po sa YouTube channel ko, Kuya Victor's Vlog. Maraming maraming salamat at God bless.